Ikalimang kabanata. Pinagaling ang Geraseno'ng inaalihan ng masasamang espiritu. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at kapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawanan niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo niya ang damit nito.
sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata.